Dito na naman tayo to how to assemble fuel oil purifier. So, tutok lang. What's up mga GUers? So ito yung fuel oil purifier na babaklasin at asimbulin sa video na to. Kung bago kayo, please like and subscribe para matutukan ang ibang mga kabanata ng GU Channel. Nag-skip na tayo sa video, so malinis na to. Ito yung pilot valve at yan yung ipapasok yan sa butas na yan. Oops. It's all. Okay, dito tayo. Yan yung sliding bowl. Yan yung bowl hood. At yung kulay na aso, may seal ring yan. At yun yung bowl nut. Dito, yung disc. Yan pa. At yan yung lagayan ng mga disc. So, punta tayo doon. Yan naman yung mukha ng nalinis na na purifier. Yan yung water chamber. Okay. Balik tayo doon sa ating assembly. So assembly natin ng purifier disc. So ito talaga, hindi mo talaga yan ma-assemble ng bultuhan. Di isa-isahin lang. And this be reminded na meron tong tatlong disc na hindi dapat magka interchange na paglagay. Yun yung sa pinakaunahan at the top sa pagmapuno mo to yung disc sa una mo to pagpabaklas. So yun yung first na tatlong disc na matanggal mo sa upper side ng mga disc nito. Yun yung hindi mo dapat ma-interchange. Dapat sunod-sunod yun. Ganyan din daw yan. Himas-himasin. Joke lang. So, yan. Nilagyan lang yan ng langis. Yung o-ring sa gilid ng sliding bowl. At yan, nilagyan na ng bolt. Then, mayroon din yung groove dyan sa unang, sa dalawa dyan. So, yan yung pagkapasok. Nilalagyan niya ng langis sa baba. At meron yang lock niyan na may palatandaan yang may kulay na may markang 0. At mayroon dong pin sa baba. Isama lang yan. Dahil dyang area na yan, yung sa may bilog, meron din yang kalagay na markang 0. So ihilira lang yan. At wala, mapasok mo na yan. Whoops. Whoops. Dahan-dahan at maya-maya papasok na. Wow, ang galing naman ni Junior. So hindi yan kasama yung bolt na yan kasi holder lang yan para pagkapasok ng bow, sliding bow. At yan, tapos na pagkapasok, ilagay naman natin yung pilot bulb sa gilid. So before that, nilagyan niya ng langis para madali ang pagkapasok or insert. So yun, tapos meron din yang lock na yan ay tinatawag na valve nut. At magkabilaan po yung pilot valve na may valve nut. Ilang isa na siya. Gamit ng allen, hinihigpitan tong valve nut. Pero huwag nyo masyadong higpitan kasi baka masira pa yung guide ng pasukan ng allen wrench. Thank you.
ay sunod naman natin yung assembly ng disks na pinasok sa distributor na may K. Panatilihin na tama yung tatlong upper disk na magkasunod. I-align lang yan sa may mayroong butas sa baba, yung sa may sliding bolt. Meron yang pin din yan sa disk, pa disk assembly. So hilera lang yan, kamaya i-twist konti at yun, pasok na. Kailangan mo lang konting practice nito. Sunod naman tong bowl hood. Meron din yang marka, may zero yan. Hanapin yung pin sa gilid ng bowl body para ma-insert. Makita nyo may butas, so i-align nyo lang dyan sa may butas. Tandahan, okay, pasok na. Gamit ang ball nut para ma-secure yung ball assembly, at yan yung jack para ma-compress yung disc assembly natin na nakapatong sa distributor. Gamit yung bowl nut handle para ma-tighten yung bowl nut. At maya magpalo na tayo. Na ang papaluin is yung wrench na pang-compress sa jack. Okay, higpit. Then maya, palo, my friend. Isang technique para malaman mo ang tama. So dyan sa butas, align mo dyan, malaman mo kung tama ang higpit. Dahil umiipit yun dyan, mabaon hanggang magpantay. So yan yung paraan na malaman mo na okay yung higpitan mo. Di pala yan kasama yan sa procedure nga kailangan apakan yung bowl nut handle. Option nyo lang yan. Okay, tingnan mo dito, may mga marka. So sabi sa manual, okay na ang 2mm na distansya. Yung dahil tama na, hindi kailangan mo ng luwagan para tanggalin yung jack. So okay na, next procedure na, ibalik na natin doon sa machine. Gamit ang tool na cup nut spanner para ibalik ang cup nut. Yan, nagsisilbing pang secure sa bowl assembly na hindi siya titilapon. At higpitan tong maigi. Tingnan gamit na pagpaikot mo kung wiggle ba, kung okay naman.
balancing. So, next procedure na. Yung sunod na naipasok natin dyan is ang inlet pipe. Nakasama yung impeller 1. Gamit na panghigpit is ang light liquid chamber for securing. Gamit na ang light liquid chamber handle para mahigpitan yung light liquid chamber. Tamang palo lang at tamang higpit. In-insert na yung heavy liquid chamber pero kulang pa sa packing. Makuha mo na ng packing. Yung sa video na to, napasok na yung gravity disc at sinunod yung impeller 2. Na yung puti na yan is yan yung tuwag nilang packing. O yan, in-insert na yung heavy liquid chamber. At sinunod naman yung disc nut na pang secure sa heavy liquid chamber. Sunod naman natin yung cover ng purifier. May secure gamit yung mga allen bolts at pasok yung mga fittings. Pasok yung nut sa inlet pipe. Siguraduhin na mahigpit din yung pasok ng nut at pag-secure nito. Yan yung tawag na orifice. Na mga kaibigan, yan na yung assembled purifier. Oil, kailangan din mag-change oil. Thank you for watching. Sequence of purifier bowl assembly parts. Tools needed.